Hello mga kamamen, magandang umaga. Kung nakigising lang namin, medyo ka nakasaklay. Okay? So, dito na naman po din tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng doormat. Pangkabuhayan ng showbiz. Hello mama. So, sa ngayon kasi medyo wala pa rin trabaho ang inyong lodo. For almost 4 months. Kasi, dahil nga sa pandemic, tinamaan din po yung transport na pinapasukan ko. At antayin na muna namin magkaroon ng pagbabago bago tayo makabalik. Kaya ngayon, diskarte-diskarte muna. So, for today's video nga pala, ito ang gagawin natin. Discarte muna nagawa ng doormat. So, tuturo ko sa inyo kano yung mga step. Paano gumawa ng doormat. Okay. Then, sa lahat pa po ng hindi nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo. At, paki-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga videos na ginagawa ko. So, shoutout nga rin po pala sa lahat ng mga subscriber po dyan. Nakasalukuyang nag-grow po tayo. Patuloy lang po ang pag-support at maraming maraming salamat po sa inyo. Lahat, kung sino man po yan, nasa stay put lang tayo, steady lang tayo. Okay? So, simulan ko na po ang paggawa ng dogma. Okay, mga kamamen, I'm back! So, yung ating pong videos na gagawin ngayon tungkol po sa paggawa ng doormat. Ito po, finished product. Yan. Finished product. Ako po gumawa yan. Maganda. Diba? Kita mo naman, diba? With quality. Actually, maganda po itong kabuhayan para doon sa mga taong walang ibang makuwang kabuhayan kasi easy money rin po siya. Kapag binenta po to doon sa mga kumukuha 20 pesos na pasusun ko siya kalok. Paano mo may nabibigyo dito eh? Ayan na natin. So, 20 pesos pero kapag binenta po ito sa palengke umaabot na po siya ng 30 to 35. O, 30 pesos. Okay. At mga materials nyo yun. Hindi naman pwede nang yung mga ukay-ukay na damit lang gagamitin. Diba? So, kailangan makuha talaga yung basahan. Ito yung talagang mga tela. So, finished product. Yan. So, paano po pag gumawa ng doormat? Simple lang. Kailangan natin ng mga gamit. Kasi kung walang gamit, wala kayong magagawang doormat. Okay? Una, secretary, gunting. Yan. Siyempre, ang gunting, panggupit ng tela. So, parental guidance po sa lahat ng mga magulang. Paggamit ng gunting, kailangan gabayan po natin ang ating mga anak. Kasi, lahat ng uri ng matatalas ay nakakasugat. At, dagdag gastos pagpapa-hospital. Okay, diba? Next! Sunod, tela. Tela ang gugupitin. Kasi, hindi ka makakabuo ng doormat na yan pag walang tela. So, may mga bilihan po dyan sa palengke per kilo. Magkano per kilo ma? May 25. Merong 30. Depende, di ba? At, yung iba naman, yung mga ukay-ukay dyan ng mga titira, pwede na rin. Then, next, dalawa na yan, di ba? Tela. Sumunod po ay hulmahan. Ito. Yan. Ito ang tinatawag na hulmahan. Yan. Hulmahan. Picture? Okay. So,
So, yung hulmana po yan, may mga pako. Kung nakikita niyo yan, yan. May bilang po yan. Hindi pwedeng basta-basta lang. So, yung bilang ng pahaba, yun, yung mahaba, ay 55 na pako po. 55. Okay? Tapos, yung pahalang naman, ay, ilan mama? 37, no? Ito po ay 37. Actually, may ibang version na po ng sukat ng pako dito sa paglalagay. Yung iba dati kasi 56, 32 by 56. Pero ngayon, para medyo lumaki siya, ginawa na siyang 37 by 55. Okay, yan. So, yun po, yung pangatlo, gamit para sa paggawa na doorman. At ang huli naman, may huli pa eh, yung tinatawag nating pangsikwat. Yan. So yan, kasi ito yung tutulong sa atin na sikwatin yung mga lasapako para mag-lock yung bawat hibla nung ginawa nating doorman. Okay. So yun, yun po yung mga kagamitan kapag tayo ay gagawa ng doormat. So, sa ngayon po kasi, dahil sa nakalungkot man na sipin, pero kailangan nating ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng kawalan ng trabaho dahil sa pandemic na nangyari dito sa buhay natin. So, almost 4 months na, ilang months na po rin akong walang trabaho kasi yung company na pinapasukan ko po ay hindi pa rin siya pwedeng mag-operate gawa ng yung ano ba yung tawag doon ate? Transportation. Hindi, transfer ng mga ng virus. Yung paglipat-lipat ng virus ay posible po kapag sakay, sumasakay po sila sa bus. So, yun din ang isa sa iniiwasan ng aming boss dahil kung may mahawa sa aming mga empleyado ay siguradong shutdown din kami. Kaya sa ngayon, nag-aantay na lang ng tamang panahon para manumbalik yung operation na aming kumpanya. Sige, patay. Ingat ka, ate. Ha? Ingat sa virus. Ate, yung pala sila nga, marami na dyan. Ha? Actually, yung anak ko po, siya muna ang nagtatawid. Although, hindi sapat, nagtatawid sa amin kasi nagtatrabaho siya sa Silang. Maraming positive daw dun. Kaso nga lang, sabi nga ng ating gobyerno, sabayan na natin si COVID. Hindi po pwedeng hindi eh. Isang mamatay tayo sa gutom. Mamatay na tayo ng kasama si COVID. Okay ba sa inyo? Ha? Sige, tara. Labas kayo sa bahay. Bala kayo. Diba? Punta kayo sa labas. Kasi, paglabas ng labas, yun, hawa. Kita ng daming balita pa rin na hawa. Kaya, lalo na, isa pang idol ko, si Michael B. Ingat na yun. Nahawa pa. Hindi natin alam kung anong, paano siya nahawa. Kasi, quarantine naman sila. Paano mangyayaring mahawa pa? Diba? Sa Kabitoy ay Idol Bitoy, pagaling ka. Rinaway, malampasan mo yung pagsubok na yan. Alam ko naman na kaya mo yan dahil sa matatag na tao at matibay ang iyong kalooban. So, laban. Okay, so start up po tayo for making the doormat. Okay? Okay, stay tuned and watch out. Okay, mga kamamen, let's continue. So, ikakasako na siya doon sa hulmahan para makita na natin yung magiging itsura niya. So, yung kaganinang sinabi ko sa inyong isang gagamitin, yung tela, gugupitin. Kapag ginupit po siya, ganito po dapat siya. I-roll yun po yan na parang bola. Yan. Para madali po siyang
hilahin. Kailangan nakabolang bilog po siya. Okay, so simulan yan. Kailangan itatali natin muna siya, yung portion na una, doon sa pagkakabitan natin sa unang pako. So yan. Yan lang kayo ha. Pag halimbawang gusto nyo magganito, simple lang. Yung mga talagang gusto magdikosyo, pwede rin yan. Ituro nyo po sa kanila. So ito. Yan. Ipapasok lang po yan. Then, please. Kailangan huwag siyang mahigpit. Di ba, ma? Pwede na ganyan din do. Yan. Yan. So, alternate po. Kailangan alternate. Yan. Alternate yung paglagay ng tela na ginupit. Kailangan yung unang part alternate siya para yung sa susunod naman yan eh. So ganun din yung gagawin mamaya. Alternate lang po yan. Okay? Sabi ko alternate. Meron, wala, meron, wala, meron, wala. Okay ha? Puro pula po gagamitin ko para maganda yung kulay. Kasi yung ginawa ko to, yung isang ginawa ko, combine color po siya. Combine. Ngayon naman, yung gagawin ko, antayin nyo yung finished product. Puro kulay pula. Later. So ayan mga kamamen, nakita nyo, makalatag na yung first, actually apat na layer yan eh, yung paglalatag. So yung pinakadulo niya to, ibubuo lang din natin sa katabi para yun ang pinakalaki niya. Pwede rin linisin nyo na siya. Ayan, bukod na yan. So next, pupunta na tayo. Oh, kung makita nyo mga kamamin, ayan, lalapit ko. Ayan. Makikita po ninyo. Ano siya? Meron siyang, to. Ayan. Merong wala. Layer by layer, ano yan? Kailangan laktaw. Meron, wala. Meron, wala. Meron. Wala, meron, wala. So, simula yan doon sa una. Yan, meron, wala po siya. Okay? Next layer. So, ganun lang natin siya. Yan. Ang bagong layer. Yan. Sibola. Ugutuli ng tela. Yan. Yung una, pwede naman siya i-ano nyo lang eh. Ibubuhol nyo lang dun sa malapit. Yung para pagsasabitan lang nung unang part na nagawin natin. Ayan. Ando dun, sa taas. Sige. Mama, tama naman to, di ba? Doon. Dito. Maganda din yan eh. Tama dito, di ba? Maganda yung gawa niyo ah. Ha? Maganda. Ayan. Yung mga huling ginawa ngayon, kami lang gumagawa. Pangit gumawa yung chocolate.
Si nanay, kinakalaban na namin. Yan. Mama ba yan? Maluwag naman eh. Yan. May teacher din tayo siyempre. Nagko-coach. Pero matagal, actually matagal na namin ginagawa ito, coach. Yan ba ito? Chay? Si Chay pala, nandun sa ilali. Sa panibagong latag, ganun din. Wala, meron, wala, meron. Okay? Wala, meron, wala, meron. Wala, meron. Maluwag ba? Tama lang yan. Ito yung pagkakas. Bumatapos kita. Pakiwag naman. A few moments later. So, ayan po mga kamamin. Nakalatag na yung second layer. So, babalik na tayo sa third layer po. Ayan. So, sa mga kamamin dyan na walang kabuhayan, gusto nyo mag-ganito, kahit sa palengke po, ibenta nyo yan. Dalawang pirasong po yan, makabili na po tayo ng isang kilong bigas pang tawid gutom sa panahon na to. Kaya, go tayo. Wala eh, matayang magagawa eh. Next, ay, sorry. Next layer. Ayan. Red po ulit. Red lang tayo. Ayan. So, ganun lang. Ibubugagawa nyo lang siya ng buhol para ipapasok natin sa dulo. Ha? Ay, saglit nga. Pakibuhusan nyo ngayong harap dyan at nilalangaw. Hindi ko alam paano may ang dami langaw dyan. May ready mo ako pang batak. Hindi yeah, pa nun. Yung pang batak. Kote, may kote ba dyan? Yan. Pang batak mamaya. Pag nalatag na po yan mga kamamin, Dilinis po yan. Kasi yung mga sobrasok. Saan mang lupalop kayo ng Pilipinas na naroon? Diyan sa mga Bukarin, sa mga Balabundukin. Ito yung isa sa alternatibong paraan para tayo merong makain sa araw-araw. Mabilis na yan. Gumawa ka lang ng dalawa, benta mo. Ay, bigas na. O, pwede na panlugaw, di ba? Ganun dapat tayo. Malapit na kami maglugaw. 2 hours later. Ito mga kamamin, last layer na tayo. So, pangatlo kayo, pang-apat na layer na tayo. So, pambatak. Pwede kayo gumamit ng tiyatawag na yung medyo matigas kasi siya yung lahi natin mamaya para doon sa paglalang. Okay? Saka, check nyo rin bawat pako ah. Kasi baka nagdoble patong eh. Ganun na nangyari. Doble patong. Sini mo
nga dyan sa labas, mama. Bawal mga bata sa labas, pata sa labas. Hey, dapat abayin, sabihin ng ano, pa, mga tao dyan eh. Sa ating mga, ano yan. Stricto tayo sa labas nila. Dami kasing bata sa kala. Ito yung mga magulang. Alam na rin ang mag-pandemic. Ngayon. Tama lang ba? Tama lang? Siya yung aking quality control. No, no, ba't pa rin? Wala naman ang pag-service. Pero, abot mo ang no. 2 hours later. So yung mga kamamen, tapos na yung fourth layer, nalatag na. Nagagawin natin ngayon, yung portion dito, yung lahat ng mga sa ibabaw na yung nilagay natin pang bata, isusok-sok natin sa ilalim para mag-lock siya. Yan, magla-lock, makikita nyo. Lalock yan. Kaya kailangan sa isayin natin siya. Yung mga ano nga po pala mga kanunin, yung mga song cover ko, yung mga previous video ko, pakinggan niyo po yung iba dyan. Magyama kapag bandam-dami. Upa! Yan na po mga kanunin, nakalaki na yung last portion. So, ang gagawin na natin, isa-isayin na natin siya. Pwede kayo magsimula doon sa taas, pwede magsimula sa baba. Okay? So yan, yan yung mga ano. Pero mas pipiliin ko magsimula na lang sa baba. Ano, usun natin. Para may patungan. Yan. Simulan ko dito mga. Dito yan. Pulo natin sa ilalim. Pa. Hindi pala kita. Ayan. Ayan, mamaya, makikita nyo naman yan. Alternate din po yung pagpasok nung binatak. Tigas masyado ng pambakat naman. Pwede ba magpalit ng pambata? Ha? Ang pambata ko yan? Saan mo matigas?
Ayos naman. Pero pinta ako yun. Ayun, tatin din namin. Ayun, tatin din namin. Medyo ano yung pambabak, pero hindi na yun. Pagpasok nung isa, yan, diba? Yung binatak natin, yung ganito. Silahin naman po yung kasunod niya, para maalak. Bababagin po lang. A few moments later. Yan mga kamamin, nakakalahati na ako. Pero yun, yung master, yun, isa sa mga anak ko. Malupit yan. Grabe, ang galing lumawa. Pang-awid buhay. Mga kamamin, yung isang cover ko ng gulong ng palat. Ganyan tayo ngayon. Gulong ng palat, gulong ng palat. Magaling tayo dyan. Almost done, pero hindi pa yan natatapos. Kasi sisikwatin pa natin yan bawat isa para mag-lock na yung bawat kili. So, standby lang ha. One eternity later. Ayan na mga kamamin. Yeah. Tapos na. Butter. Kasi dati manager ako eh. Ngayon, ako na tagagawa. Ngayon, hihilayan na natin siya para mabuo na yung finished product na normal. Ano ba? Ito. Tarong nga na nga. So mga kamamin, ito na, ilalak na natin siya para mag-ano na yung bawat gilid. So, ang proseso, tatlong sikwat, doon yung tatlong ito ah, ayan. Nakita nyo ah, isa, dalawa, tatlo. So, yung una, yun ang ilalabas para lumak din sa dalawa. Tapos, hugot na uli ng panibago. Isa. Tapos, sumunod naman, yung pinaka, basta laging dulo, yun ang ipanglalak. Yan. Palit-palit na yan, sunod-sunod na. Yun. Few inches later. Okay, so mga kamamin, ito na. Finish na. Yung tatlong huli, ilalak natin siya. Ganun din. Lock dito. Sa isa rin yan. Tapos yung pinakahuli na isa, yun ang gugupitin para ibuhol sa iba. Yung nagampas. Dami. Bakit naman? Ang ulit ka kasi. Lang siya dede.
na ilalak mo. Yan, mga kamamen. May pinis, pinis padak. Yan. Normal. Inat-inatin lang natin. Inat-inat lang. Yan. Kung ano man yung kalalapasan ng doormat natin, ayun na yan. Diba? Tapos na. Finish product.